Stuck siya, stuck. Testingin lang natin ulit sa pamprint. May naiwan na papel sa loob. Naka-stuck. Ito po, yan, makikita nyo yung lock na yan. Ito ay kapag nakalock ay hindi po magpiprint. Mag-e-error po yung printer natin. Magkakulay red dito. Kaya hatakin natin ganito yan. Dandahan lang. Yan. Hello, hello, hello to everyone. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ayan. Mega love shout out po sa lahat ng ating mga supporters at mga viewers dyan. Nagbabalik na naman si Nyox Digitech Channel sa inyong harapan para mag-share na naman ng munting tips. So, sa mapapansin nyo sa video natin to, meron tayo ditong printer at meron tayo ditong laptop. So, ang papakita natin dito sa video na to ay kung paano magpalit ng ano ng tuner ng ating printer. Kasi yung ating printer ay ito ay galing pang Oman and naka 3 times na yata akong refill ng ink ng tuner nito. Yung kanyang ano tuner. Ang tuner po maganda yung gamitin. Kaya kung bibili tayo ng printer ay dapat yung mga ganito na pang ano na, pang mga madamihang print na, hindi katulad po nung cartridge natin. Yun po ay madaling maubos and may limit ang pagpiprint doon pagka ang print nyo ay medyo makapal-kapal yung klase ng ano ng pagka-print nyo at dapat bawasan yung resolution para medyo matipid. Ito kahit ano, yun nga lang, ito ay black and white. So, pero maganda po ito. Ito yung ginagamit namin sa Oman. Napakaganda po. Ginagamit ko sa shop, sa tindahan namin. Okay, papakita ko muna natin kung ano problema nitong printer na to. Okay, mag-print muna tayo na isa. Nag-test page tayo. Test page na lang. And shout out po sa mga nandyan, sa mga viewers natin dyan. And number one supporter ko talaga, Kuya Ai, shout out. And si Sir Pix, yung aking ka-technician na isa. Ang katulad yan, hindi nadadalo. Hindi din madala minsan yung print natin. Ang gagawin natin dyan ay linis natin yung rubber din. Mamaya. So, kung paano maglinis din ng rubber ng ano, yun o. Maitim na siya. So, pasok natin konti sa loob. Kapag ganyan, ano, nag-aano na, nag paper per jam na ay may problema po yung ating printer. Hindi lang yung ating tuner ang problema. Kundi, baka yung ating roller sa ilalim. Ayun o. Yan, paper jam na naman. Kung hindi nyo tutulak yung printer, hindi siya gagana. Yun. Alright. Stuck siya, stuck. Testingin lang natin ulit sa pamprint. May naiwan na papel sa loob. Naka-stuck. Yun, may maliit na papel. So makita nyo naman na talagang hindi na ito pwede, pero try muna natin print na isa para mapakita ko sa inyo kung anong problema ng printer na to. Print tayo na isa. Open ulit natin. So, simpleng ano lang. Tutorials lang po ito. So, kapag ganito po ang nangyayari sa inyong mga printer, ay palitan nyo na po ang inyong tuner or cartridge. Kapag yung printing niya ay hindi na maganda at mga blurred niya or may guhit-guhit na, ay palitan nyo na po. O kaya naman, kung okay pa yung tuner, yung cartridge niya or yung kanyang pinaka-tuner ano niya, case niya, ipa-ano niyo na, ipa-refill lang. Mas okay po ang refill, medyo makakatipid kayo. Yun nga lang, doon po kayo magpa-refill sa mga legit na shop para maayos po yung pagkaka-refill at magamit niyo ng ayos nang wala pong mga blur o kaya mga dumi-dumi. Okay. Subukan ulit pa rin tayo isa. Ayun. Ayun o. Yan. Laging may dumi. Kung magpiprint tayo, lagi siya may dumi.
And kalimitan, ayan, makikita nyo yung print, oh. Paid na siya. Palagi siyang may dumi mag-print. At paubos na din to. Ang ginagawa lang namin dito, ng mga technician, ganyan, kinatagilid. Para babagsak ulit yung ink sa gitna, magle-level ulit. Okay? Ganyan yung ginagawa natin. Yan. So, sa mga ganitong klase po, ang advice ko ay palitan nyo na. Nakikita nyo naman, oh. Madumi. At kumakalat na. Ito, yan, oh. Itong mga guhit na to, ito yung dumadaan dito sa ating mga maduduming sides na to. Nakita nyo may yun, print natin kanina. Yan. Yan. Kapag ganyan, fade na siya. Ano nyo na yan? Mag-replace na po kayo ng bagong toner or cartridge. And makikita nyo din, napakadami. Linisan muna natin yun. Yan o. Pansin nyo, madumi yung ating loob ng printer. Gamit lang tayo ng wet tissue. Kung wala naman kayong wet tissue, ay basahan na may alcohol. O kaya, konting tubig lang para hindi masyado maapektuhan yung ating, ano, yung ating printer. So, maglinis muna tayo. Okay, mayroon tayo dito ng wet tissue. Dito lang ginagamit at mura naman yung bili natin dito. Wet tissue na lang po. Yan o. Konting ano lang, pahid-pahid lang yung ating, ano, dampian lang, huwag masyadong irab na matagal yung ating roller, baka masira. So yung panglinis po sa roller natin, sa ilalim ng roller, mas maganda po ay maliit na ano na tela. Tapos lagyan natin ng konting alcohol or konting yung thinner na ano. Huwag naman yung madami thinner kasi baka mapudpud yung rubber natin. And yan yung ilalim, yun o, makikita nyo pinagdadaanan ng paper doon sa ilalim. Medyo ano nyo yan, irab nyo na konti. Para tuloy-tuloy yung ating ano, printing ng ating papel. Kasi yun yung kumakain eh. Yung roller, ito. Ito yung nagro-roll ng papel. So kapag madumi po yan, yung papel natin ay hindi niya madala. Ginaganon kasi niya yan eh. Pagka-roll niyang ganon, tinutulak niya paakyat yung ating ano, yung ating papel. Yung A4 natin. So ganyan lang, makikita nyo naman. Simpleng paglinis lang ginagawa natin. Huwag nang masyadong, hindi pala natin napatay. Kasi, pero okay lang yan. Pero mas maganda patayin natin yung printer. Nakalimutan na natin. So, walang technician na perfecto. Katulog, kamukha nun. Nakalimutan ko na. So, kung wala kayong ano, wet tissue, gamitin nyo na lang ng medyo basa-basa, basang-basahan. Para mas makatibid kayo. Ayun naman, wet tissue po ay, yun ay namura lang na nabili sa online. Yan, gamit tayo ng ano, mga basahan na medyo basa-basa. Okay? Idamay nyo na din, linisan nyo mga ibabaw. Yung dinadaanan ng mga papel. Okay naman yan. Makikita nyo naman, malinis oh. Okay? Tuyuin lang natin na konti. Kuha tayo ng tuyong basahan. Alright, meron tayo dito na tuyong basahan. Dampi-dampi lang natin yung ibabaw nyan. Para hindi masyado magasgas. Okay? Yung loob din. Yan, ganyan na konti. I-rub lang natin konti. Yung ilalim din para medyo maganda yung daloy ng ating mga ano natin, yung A4 para mahatak niya ng todo. Kasi kapag itong ilalim nito ay maalikabok or ma-ink na ano yung pinaglaglaga ng ink, pinagpatakan, hindi po mahihila yung ano niyan. Hindi niya makakain yung papel. So, meron tayo dito na ano na bago tayong ink. Ito. Papakita ko sa inyo kung paano magpalit. Madali lang po. Ito ay galing pa sa Oman. Sa shop ko. Ito ay binibenta ko sa shop ko. Yan. Ito yung ating, ano, yung ating ipapalit dito sa luma na to. Yan. Ito yung luma. Ito, naka, parang 4 times ko na-refill na to. Ang 4 times po na-refill, o pwede pang hanggang 5 times. Depende po yan sa, nagre-refill. Yan. Bawal din po i-rub to kasi magkakaroon siya ng gas-gas. Lalo yan, ano, pagka nagkagasgas na, yung ink niya, pagka nag-init yan, kakainin niya yan, at ano, at magkakaproblema po yung printing natin. Madumi po ang pang-print. Okay? Yan, magpapalit muna tayo ng ating, tignan natin yung ating, ano, bagong toner. Ito pong number nito ay 85A, at ang model ng ating, ano, ito, ang ating printer ay HP, LaserJet P1102. So, ang brand po nito ay HP. Ang model ay ito, LaserJet. Yan. Sana may na kukuha kayong idea kahit pa paano. Okay po. Maraming salamat po sa inyo lahat na nanonood dyan.
at sa palagi nagsusupport sa ating channel. 85A po ang number ng gantong printer, HP LaserJet P110 to. Ano? Yan po yung mga replacement niya. Pwede mo i-replace yung mga ganyang series na number. So, open na natin to. Dito natin na-open. Hatake lang natin. Makikita nyo naman, may arrow. Yan. Hatak natin ganun. Yun. Bagong-bago yan. Yun. So, kapag bago po yung ating ano, yung ating tuner, talagang ganyan. Balot na balot. So, napakaganda po ng pagkakabalot. Oh. Ito po ay original talaga. Genuine po ito. Hindi po tayo nagpapalit ng mga ano, na mga fake, kasi madaling ano, yung mga fake po na mga tuner at cartridge, madali po yung ma-drain. Tapos ilang print nyo lang ay ano na siya, mauubos na agad. Ito talagang solid to. Kahit ilang daang papel yung print mo dyan. Yun. 85A. So, tingnan natin kung magparehas. Ayun o. Makikita nyo naman. Parehas na parehas yung ating tuner. So, ito yung may lock sa gilid. Paano po mag-ano? Magtanggal ng lock ito. Hahatakin nyo lang itong ganito. Yan. Madali lang po itong ano, gawin. Kaysa pupunta pa po kayo sa mga shop, ay advice ko na lang ay manood na lang po kayo ng mga tutorials. Kung hindi man po itong video ko na to, ay madami na pong mga video dyan na pwedeng mapanood. Ito po, yan, makikita nyo yung lock na yan. Ito ay kapag nakalock ay hindi po magpiprint, mag-e-error po yung printer natin, magkukulay red dito. Kaya hatakin natin ganito yan. Dandahan lang. Yan, makikita nyo. Yan yung pinakalock na printer natin. Ang ink, yun, ng cartridge at tuner. Sa cartridge naman may maliit na plastic. Ito naman sa tuner po, malaki, mahaba, nakalock sa loob. Okay? Silipin natin yung ating ano, harapan ng itong ating ano, roller. Oh. Yan, nakita nyo naman, oh. Napakaganda. Wala pang damage yan. Sa kabila naman, yung ating pinagpalitan, makikita nyo, may guhit na sa gilid at may mga patak-patak ng ganyang ink sa gitna. So, hindi po kayo makakuha ng magandang print dyan. Alright, kabit na natin. So, ang pagkakabit po, laging ganyan, nasa ibabaw yung HP 85A. Ito ay, kaya walang tatak, ay tinanggal na po, tinabunan ng ano, ng shop na pinag-repilan ko. Nilalagyan nila ng ano, tatak. Okay, ganda ang paglagay lang po, pag-install ay ganito lang. Yan o. Ganito lang po ang gagawin nyo. Kita nyo naman o. Paibabaw na ganyan. Ang cover po ay ganyan, ay angat lang yan ganyan. Tapos, ganyan na lang o. Yan o. Hinulog ko lang ganun gandaan o. Pagpasok po ay, hindi pa po maglalak yan. Itulak po ng konti. Push lang. Ayun. Okay. Test power on natin. Plug in natin yung ating power cord. Okay, power on. And, lagyan natin yung luma dito at pwede pa itong siguro mga pa-refill na isang beses pa. Kasi ito ay minsan inaayos pa ng mga nagre-refill. Inaayos yung roller. So, mag-print tayo ngayon. At tinatama tayo kumuha ng papel sa baba. And, makita yung pinag-printan ng luma. Oh. Okay. So, malapit nang matapos yung video natin. Sa mga nandyan po, mga nanonood, maraming salamat po. Print muna po tayo. So, naka-install lang yung ating printer dito. Ito naman pong gantong klaseng printer ay plug and play. So, kapag ka ang inyong printer din ay ang inyong papel din ay dikit-dikit, so, kinakain nyo na ang ating printer. Okay, dadalawa na yung papel natin. Dadalawa na. So, print tayo ng test page. Okay. Yun. Test page ulit. So, napakadami po ng mapiprint dito. Ang ganda ng print, oh. Hindi na nagpe-paper jam katulad kanina. Yun, oh. Ang ganda ng print, oh. Okay na. So, kuha tayo ng malinis papel at mag-print tayo ng sa Microsoft Office. Kasi dati nagpe-print dito ay paid na. So, wait lang po mga kapatid. Okay, meron tayo dito na malinis papel. Print muna tayo. Alasin natin itong luma. Okay. So, kahit mag-print kayo dito ng 100 pages, kaya-kaya ng printer natin yan.
Punta tayo ngayon sa ating hanap tayo dito ng Microsoft. Punta tayo sa internet, mag-copy paste na lang tayo. Wala nga pala tayo Microsoft dito. Okay. Microsoft tayo punta. So ano ang kailangan natin? Boston Celtics. Tira natin to. Kuha tayo din ng word. Copy paste natin. Yun. Control P. Pinta tayo. Yan. Print tayo. Yun, patapos na. So, sa mga nanonood dyan, maraming salamat. Uy, namatay pala yung printer natin. Okay na. Alright, yun. Piprint na. And hindi na po nagpe-paper jam. Katulad na ang ginawa natin kanina yun. Oh. Malinaw na malinaw yung print natin. So, nawala na yung sample ng ating fade na pagka-print. Na isang araw, meron na na-print talagang yung kabila, wala na. So, yun. So, kapag ang print po ay yung kabila ay na-fade na, so, pag wala pa kayong pambili ng ink, iparefill nyo muna. Kahit i-ganon-ganon yung kalug-kalugin nyo. Minsan pumupunta sa gitna yung ink, mag-o-okay yan. Pero kung talaga may budget kayo, i-refill nyo na lang. At kapag naka 5 times na refill na po, ay bilhin na po kayo ng bagong ating toner. Katulad nito, mga genuine po yung bilhin natin. So, may mga nagbibenta po ng mga class A. Yan. Ganun lang po ang ating ano, bibilhin. Original na HP yung talagang ano. Makikita nyo naman yung box off, napakalaki. So, may mga nagtitinda po na ganito lang yung balot. Ano? Dito lang binabalot. Sa middle list po, doon sa OMA, nung sa shop ko. Ganun din. Yung mga nagbibili po naman dito lang. Iba po yung nasa box. Ayun na, sana may napulot po kayong aral. Maraming salamat po sa mga nanood. Sana po may napanood at may napulot kayong aral at nasa ating video na to. Sana may nakuha kayong munting tips. And sa lahat po ng nanonood dyan, maraming salamat po sa inyo lahat. Itong ating video na to ay wala tong, ano, wala tong edit. Dire-diretso to. Ito yung mga raw videos na tinatawag. Hindi na po ako nag-edit talagang ano yan, dire-diretso na. Kahit may kumakahol na aso, hindi ko na din nilalagay ng music. Kasi kapag may music, may nagre-reklamo ng mga viewers. Tagalog na nga daw yung salita, may music pa. So, ang ginagawa ko na lang ay nilalagyan ko na lang po ng, ano, ng subtitle. Nagda-download ako isa-isa sa mga video. Yung iba hindi nag-o-okay kasi inaayos ko pa isa-isa para kahit nagsasalita pa yung Tagalog, at least lumalabas dun sa ano yung subtitle. Ayun, maraming salamat. Thank you sa lahat ng nandito, sa mga nanonood. Maraming salamat. Kuya Ice, shout out sa inyo na Ate Merlin, sa Team Mayor, sa lahat ng team na nandito, sa lahat ng kilala kong team, sa mga ka-technician ko, si Sir Pix, na number one na nagsusupport sa akin laging ano video. Ayan, napakagaling na technician. Nandito po sa Pilipinas. Fix and Review po yung channel niya. Napakahusay. Napaka-supportive pa. Nagugulat na lang ako kahit mga kung anong live ko. Nandyan lagi. Laging live, upload ko, premiere. Laging may replay. Ayun. Maraming salamat sa mga hindi nakakalimot sa channel ko. Ay, napapaalam na po kasi yung lahat. May ibibidyo po tayo yung dalawang mamaya. Ito. May ibibidyo tayo dito na isang lapel at isang headset. Sayang din yan. Unboxing naman. Ayun, maraming salamat. Madaya pa tayong mga videos na pagsasamahan. Eh, wag kayong mag-support sa akin. And thank you. Bye-bye. See you sa next vlog. And shout out pala sa aking asawa sa Finland. Sana makapunta na kami dyan na yan na pot-pot. Bye-bye sa inyo lahat. See you sa next vlog. Paalam. Thank you.